So, gasan natin yung kamatis. So, kailangan natin ng, yan, 6 na kamatis na malalaking hinog. Ayan. Gasan po natin. Tapos, carrots. Isang malaking carrots. So, wala akong bell pepper na natira. So, itong malaking sili ang gagawin nating pamalit sa bell pepper. Okay? So, itong 6 na kamatis, hinog po yan. Yan. Huwain nyo lang siya. Mas maganda kasi talaga pag nagluluto ng mechado. Hinog ang kamatis. So, sa mechado, pwede po tomato sauce ang ilagay nyo or kamatis. So, ako po, combination siya ng kamatis. Tapos, nalagyan ko rin siya ng konting tomato sauce. So, kailangan natin medium size na sibuyas kasi to. Kaya, lalagay ko po 2. Okay, ayan siya. Iwain lang natin siya ng pa-cubes na maliliit. Ayan na. Iwain lang pa-cubes. Ayan. Ayan. Ganyan. Ayan, ayan. Ayan. So, ganyan lang. Ayan na. Sibuyas. So, 2 ganyan yan. So, sa bawang, ayan, 4 na butil na malaki. Ayan. Didik-dikin lang yan. Ayan lang. Carrots. So, ito yung patata, ay carrots. Hiwain natin siya pag ganito. Ayan. Ayan, ganyan lang. So, ganyan lang po. So, may patatas tayo. 6 na patamtamang laki lang, no? So, balatan na muna natin siya bago ko siya huhugasan. Ito na po yung patatas na 6 na binalatan natin. So, yan. Katamtaman lang po yung laki niya, 6. So, sa patatas, ganun din po ang pagkat. Yan lang. Katamtaman lang yung laki niya. Yan lang. Diba? Yan, of course, sili po natin. Kasi nga, wala tayong bell pepper. Red bell pepper. So, ito na lang. Pang alternate, pang palit. Yan. So, tatanggalin lang natin yung buto niya. Yan. Diba? Kasi mas magbango pa rin talaga yung may nilalagay na sili. Diba, iba yung amoy pag may bell pepper po kasi, diba? So, ayan. Ganyan lang. Tapon lang natin ganyan. Okay na yan. Hanggang lang naman yung buto. Ayan. O, diba? At least meron ka na pa. Bell pepper. Pero siling green ang nilagay mo. So, ganyan lang siya. Hindi naman maanghang yan. So, sa chicken po natin, ang chicken po natin is 1 kilo po siya. Okay, malinis na po siya. Ayan. Kita nyo naman, fresh na fresh po. Okay, nagugasa po ako ng kamay ha. Kasi, mimix po natin siya. Okay? So, lalagyan po natin siya ng oyster sauce. So, 2 pack po ng oyster sauce. Ayan, 2 pack ng oyster sauce. Garlic.
Yan, malinis na po ang ating kamay, sibuyas. Yan. And paminta, okay? Yan. Timplahan na po muna natin siya, ayan, sa paminta. Bago po natin siya iluto mamaya. Okay, wait lang po, gas na ako. Yan. So, pinagsama na po natin yung bawang, sibuyas, at oyster sauce. Ngayon po, haluin po natin siya. Ayan. Yan, lamas, ano natin siya, i-mix natin siya maigi. Kasi alam niyo sa totoo lang, kapag mag-mix ka, mas maganda po talagang ginagamit yung kamay. Diba? Mas parang, mas namimix mo po siya ng maayos. Ayan, ayan, makikita niyo malinis mo yung kuko natin. Hindi ako nagpapahaba, lalo na ngayon nagluluto na ano, hindi po ako nagpapahaba na po. So, ayan. I-mix mo lang siyang ganyan. Then, hayaan mo lang siya ng 30 minutes. Kasi ang chicken, mas madaling maluto yan. So, sa manok, pork, sa pork, pwedeng kinabukasan na, ibabad mo lang siya dito. Tapos, pwede naman po. Pero kasi sa chicken, mabilis lang naman to. So, pwede natin na siyang ibabad ng 30 minutes dyan. Ayan. So, ayan. Hayaan lang po natin siya ng 13 minutes. Hello po! Ito po ang Leia's Kitchen Vlog. Okay, for today's video ko, magluluto po tayo ng chicken mechado. Okay? Ang mga kailangan po natin sa chicken mechado ay ang mga sumusunod. Okay? Ang chicken po natin, 1 kilo po siya. Okay? Nilinis po natin siya. Hugasan na natin. And, tinimplahan po natin siya ng oyster sauce po, 2-pack po, alam niyo yung nakasashay na ganun, 2-pack po siya ng oyster sauce, and then dalawang medium size na sibuyas na pula, so pwede namang white onions kung anong gusto nyo, 5 cloves of garlic po, diniklik na bawang, so ayan siya, tinimpla ko po, and nilagyan ko po siya ng 1 teaspoon of black pepper po, ayan, so tinimpla natin siya, tapos hayaan nyo po siyang mag-stay muna ng 30 minutes po. Kumbaga, mamarinate mo siya dyan for 30 minutes. Okay? So, depende sa inyo kung gusto nyo, kahit bukas na kung lulutuin nyo, timplahan nyo na siya. Ganon, pwede po. And of course, ayan, makikita nyo ang ating kamatis, hinog na kamatis. 6 na malalaki po yan. Isang malaking carrots. Okay? Ayan, chinap lang siya ng katamtamang laki lang. Ayan. And patatas, 6. Ayan. Same lang po yung cut sa carrots. Ayan. And dahil nga po wala tayong bell pepper, yung red bell pepper, so pinalitan ko po siya ng green, big chili po na green chili. Ito yung pang sigang. Okay? So, pampalit po. And itong green peas. So, isang lata ng green peas. 1 can of green peas. Dinrain mo. Kinuha mo lang yung pinaka. And of course, tomato sauce. Ayan. Mag-a-add lang tayo kasi nakita nyo naman marami ng kamatis. Kasi pwede naman na huwag ka na mag-tomato sauce kung meron ka maraming kamatis. Okay? Or, wala kang kamatis, dagdagan mo naman ng tomato sauce mo. Okay? Ganun po ang gawin nyo. And, 1 tablespoon of patis. So, adjust na lang. And, mag-a-add tayo ng sugar na 1 tablespoon din mamaya. Okay? Tapos, kailangan din po natin ng mantika. Okay? Kasi ang gagawin natin, ipiprito po muna natin itong mga gulay natin. Okay? So, tara po. Samahan nyo na po. So, ayan. Mainit po yung kawali. Lalagyan na po natin siya ng mantika. So, yung mantika po natin, sakto lang para maiprito po ang patatas, carrots nyo. Okay? So, papainitin po muna natin siya. So, ayan. Mainit na po yung mantika natin. Ilagay po natin yung patatas. So, ipiprito po muna natin sila. Ayan. Inain natin yung patatas. Ayan.
Kapag nalagay na po natin patatas at luto na yung kabila, baligtarin rin natin siya. Kasi hindi naman natin siya kailangan i-toasted ng husto. Okay? Kasi lulutuin pa po natin yan. So, babaligtarin rin natin siya. Para yung kabilang side naman ang matrito. Tapos mamaya babalik po tayo. Ahon natin siya. So, ayan. Ahon natin yung patatas. Huwag niyo po siyang kasunugin or yung overnight sa luto. Kasi malulutuin pa po natin yan. So, yan. Ganyan lang po itsura ng patatas natin. Okay? Huwag sobrang lutong-luto. Sa pinagprituhan ng patatas, ilagay naman natin yung carrots. Carrots naman. So, same din ng carrots. Huwag natin overcook. Okay? Ganyan lang po. Tapos, kung may bell pepper, yung bell pepper, gagantuhin nyo rin po siya. Lagyan po inyo. Kung may space pa siya, lagyan natin yung sili. Lagyan din natin saglit. Saglit lang tong siling green na to. O, yan yung carrot, baliktad natin. So, ayan. Okay na po yung carrots natin. Ahon na rin natin. Tapos, alisin natin yung buto ng sili na natira dyan. Ayan. So, pinagprituhan po ng carrots, ng bell pepper, ng sili, and ng patatas, dyan naman po natin ipiprito yung chicken. Okay, ayan yung chicken. Kapag ganyan na po siya, ahon na po natin siya. Huwag po natin siyang sobrahan sa pagkakaito niya kasi iluluto pa po niya. Nakikita niya, parang namula-mula na siya. Ayan, nakikita niya mula-mula na siya. Ayan lang po yung sa chicken. Ayan po yung pinagtimplahan ng manok natin. So, huwag niyo siyang itatapon kasi mamaya igigisa po natin yan. At ang sasabaw po, magsasabaw tayo na konti. Ayan ha. So, ayan nyo, no. Huwag niyo po itapon yan. So, ito yung pinagprituhan po natin. Tapos, nag-iwan lang ako ng konting mantika para po igisa naman ang kung yun matatandaan nyo yung binabaran po ng manok. So, igigisa mo muna siya. Igisa nyo po siya. Kaya di ba naghanap kayong bawang sibuyas? So ayan po yung bawang sibuyas. So, igigisa naman po natin siya. Inawasan ko po siya ng mantika kasi marami pong mantika yung ang dami ng mantika. Yan, gigisahin mo po yung bawang at sibuyas. Ito yung pinagtimplahan ko ng manok. At habang gigisahin, dagdag nyo na yung kamatis. Ang dami na kamatis ko. Ang tapos ng kamatis, hayaan po natin siyang lumambot. Kailangan po medyo durog po siya.
Kaya muna natin siya lumambot. So ayan, lagay po natin ang green peas. Green peas. Lagay po natin lagyan po natin siya ng ano, sugar muna po. 1 tablespoon na sugar. One tablespoon of sugar. Ayan. Okay. And, lagay po natin yung chicken. Isa po natin ilagay ang chicken natin. Tingnan din natin niya kung sakto yung timpla. Kasi may naka ano tayo, patis ang timpla po. So, yan, nalagyan natin yung chicken. Tikman po natin yung lasa niya kung matabang ba o maano. So, medyo matabang po siya. Lagay po natin yung patis. And, lagay na po natin yung gulay. Yan, yung patatas. Carrots. Ayan po. Tapos ayan lang natin siya kumuluin yung sili. Tapos, ayan na lang po natin siyang kumulo. Ayan. Okay. So, ayan natin yan. Tapos, lagyan po natin ng takpan lang po natin. Hayaan na po natin. Balik na lang po tayo pagka luto na. So, ayun na po ang ating chicken mechado. Okay. So, ngayon, pwede mo na siyang ganyan haluin. Ayun na po natin siyang haluin. Okay. So, ayan. Luto na po siya. So, pwede. Ayan, ito na po ang chicken mechado natin. Ayan, sana po yung magustuhan nyo ang ating videos. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakasubscribe po ang Leia's Kitchen Vlog. Ayan, maraming salamat po.